siya! Punta ka mo siya! Sakay na! Sakay! Bilis! Bilis! Carmela! Nagkita rin tayo na, Deborah! Alex! Sige! Iputok mo! Huwag mo siya sasaktan! Dahil uubusin ko ang bala nito sa katawan mo! Sige, putok mo! Para hindi na mahirapan sa mga nakakasaw mo! Baka mo baril mo! Baba! Ayaw mo'y baba! Baba mo! Bakit? Meron ka bang sakit? Ha? Wala. Asawa ko siya. Asawa? Pare, asawa daw! Mag-asawa, ha? Halikan kayo! Ikaw! Halik! Ito ko kayo! Bigay mo na! Halikan mo! Natayo! Sige! Halik! Hoy kayo! Halik na! Halikan mo! Yan! Tagalan mo! Pare! Ah!
Sila ba talaga may gawa? Oo, sila ko! Sila ko talaga! Sila ko talaga! Sila ko talaga! Hoy! Tigilin yan! Pamana! Tigilan nyo na yan! Ipasok na sila sa loob! Mabulok kayo sa tulungan yan! Bago kayo magsiwi, pirmahan nyo muna itong mga statement nyo. Para pagdating ng demanda, patatawag na lang namin kayo. Hoy! Handa ka ba talagang tumistigo? Oo, Chief. Kahit na anong oras po, handa akong tumistigo. Makakaasa po kayo, sir. Mabubulok kayo dyan! Malaking gulo na dinulot niya doon sa lugar natin. Oo. Mabuti na lang talaga. Maraming tumulong para mahuli na lang. Sana maaprobahan niyo. Pare! Bakit? Mukha yatang naliligaw ka dito sa San Fabian. Hindi. Dito talaga ang punta ko. Sarge! Magandang gabi ho. Magandang gabi rin naman. San ho ba rito nakatira si Romualdo Ramirez? Romualdo Ramirez? Romualdo Ramirez. Kung tawagin siya, Waldo. Ah, Waldo. Dito, dito bahay niya. Yang may ilaw niyan. Sige po, maraming salamat ho. Wala biskito. Paddy! Paddy! Paddy? Paddy! Paddy! Sige, sige, tuloy ka! Pasok! Tagal natin di nagkita! Kumusta na? Paddy boy! Tagal natin hindi nagkita! Napasyal ka rin! Mabuti! Oo nga! Kamusta ka na? Ito! Ayos lang! Paddy! Bakit? May kirot eh. Ano nangyari? Paddy? Nadisgrasya. Saan? Sa may paanan ng bundok. Doon sa malapit sa lupa ko. Nagulungan ng troso. Durog ang mga buto. Apat na araw na nakakaraan. Sige nga pala, buddy. Kumusta na si Carmela? Nanganak na ba? Buddy?
Bakit? Wala na siya. Kaya nga ako na parito eh. Para humanap ng katahimikan. Tulad mo. Di ba ayaw mo na ng digmaan? Ayon din sa kwento mo, hindi ba? Tahimik dito sa bayan mo? Dati yun, buddy. Noon. Pero ngayon, kamali ka lang. Kaya gugulo na naman ang buhay mo. Anong ibig mo sabihin? Mayor, sandali lang, ha? Siya si Mayor Castillo. Siya ang mayor dito. Magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi ho. Kamusta ho kayo dyan? Si Mayor nasa labas. Malaking tulong sa atin si Mayor. Ah, Mayor. Pinsan ko, si Gemma, anak ni Kapitan. Ikaw pala si Gemma. Nakikiramay ako sa'yo. Salamat ho. Ah, Roy. Ngayon ko lang nakita ang pinsan mo, ha? Nurse siya sa Manila, Mayor. Bihira lang bumisita sa atin. Ah, Mayor, baka gusto niyo humunang pumasok para magkape. Hindi na. Dito na lang ako sa baba. Nakaugalian ko na talagang hindi sumilip sa patay. Lalong-lalo na ang tatay mo. Napakabait niya. Mas mabuti nang manatili siyang buhay sa aking alaala. Dapat nga sa katulad niya, hindi pa kinuha eh. Mayor, yun nga ang problema eh. Hindi ko alam kung nalunod siya o kung may pumatay sa kanya. Hindi naman kami nagpabaya, Gemma eh. Pero ang talagang lumabas sa imbestigasyon, nalunod ang tatay mo. Ayan si Royo, pinsan mo yan. Isa siya sa mga nag-imbestiga. Tanungin mo siya. Oo, Gemma. Oo, talagang nalunod si Chong. Marunong naman siyang lumangoy eh. Gemma, kahit na marunong lumangoy ang tatay mo, kapag oras na, wala na tayong magagawa. Siya nga pala. Tutuloy na kami. Pero, pagpasensya mo na itong konting nakayanan ko. Tulong ko na yan sa inyo. Maraming salamat, okay, Mayor. Sige, thank you. Salamat po. Siya nga pala, Gemma. May nabanggit sa akin ng tatay mo eh. Meron siyang ibinibentang lupa sa akin. Doon daw sa may paanan ng bundok. Kaya lang, nasa pangalan mo yata. Eh, nung pinag-uusapan namin, nakamatayan yan ha. So... Ano yun? Hindi, bali na. Saka na natin pag-usapan pagka nailibing na tatay mo. Mayor. Yun yung nasa bintana. Ang gumulpi sa amin sa bus. O, sige. Roy. Yes, Mayor. Sandali. Sino yung lalaking yun sa taas? Ayoko nang makita sa dito bukas, ha? Yes, Mayor. Huwag niyo nang patatagalin yan, ha? Yes, Mayor. Thank you.
kaibigan, kung sino ka man, bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo. Yan ang mahigpit na bilin sa akin ni Mayor. Wala akong atraso sa kanya, kaya hindi ako aalis. Isa lang ang pwede magpaalis sa akin dito. Si Waldo. Ikaw rin. Mahirap kalabanin si Mayor. Huwag na tayong magtakutan. Ubus na ang takot sa katawan ko. Hindi ka dapat masikatan ng araw dito, pare ko. Sino si Mayor Castillo? Dati siyang primerong konsyal dito sa amin. Pero nang sabay na mamatay sa sakuna, ang mayor at ang busy, siya na pumalit. Kaya gumulo na ang dating tahimik na bayan ng San Fabian. Isipin mo na lang, aanim na buwan pa lang sa pwesto, marami rin natatakot sa kanya. Kaya nagmistulang pipi at bingi mga tao rito. Katulad na lang yan. Mabait naman si Kapitan Tomas. Pero kukunti nakikipaglamay. Dahil natatakot. Bakit nangyari sa'yo yan? Ano ang koneksyon ni Mayor? Ako at si Kapitan Tomas ay mahigpit na tumututol kay Mayor upang bilhin niya ang lupa namin sa pananang bundok. At kami rin ang tumutulong sa mga kaingeros para wag silang palayasin sa bundok. Kaya nung malaman nila magsusumbong kami sa kampo, sa May Kapitolyo, bigla na lang nangyari sa akin to. At sumunod ang pagkamatay ni Kapitan Tomas. Siya nga pala, buddy. Yung tatlong dati nating batchmate, dyan na nadistino sa May Kapitolyo, sa May Camporon. Si Saison, si Belrica at si Beltran. Sa kanila nga sana ako hingi ng tulong eh. Nandito sila? Waldo? Oh, Mamberting. Siya nga pala, si Alex, kaibigan ko. Alex, si Mamberting. Oy, kumusta? Magandang gabi po. Alam ko nagugutom ka na eh. Kaya di na lang kita na makakain. Maraming salamat ha. Siguro kung wala ka, Mamberting, matagal na ako namatay sa gutom. Nakikiramay nga pala ako, Gemma. Ako nga pala si Alex. Kaibigan ko nga pala si Waldo. Pasensya ka na sa mga nangyari, ha? Huwag mong alalahanin yun. Ako nga dapat magpasalamat sa iyo, eh. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko na alam kung nasan ako ngayon. Gemma, naikwento nga pala sa akin ni Waldo yung tungkol sa pagkamatay ng tatay mo.
Hindi ako naniniwalang nalunod siya. Alam kong may pumatay sa kanya. Alex, pinatay ang tatay ko. Pinatay. Anong gagawin ko ngayon? Hindi siya nalunod. Pinatay siya. Jan, paglampas mo sa maliit na gubat na yan ni Kapitan Tomas, makikita mo na ang lupa ni Waldo. Mag-iingat ka lang, iho. Maraming mababangis na tao dyan kaysa hayop. Anong ginagawa mo dito? No trespassing dito! Hindi ka ba marunong bumasa? Kay Waldo ang lupang ito. Siya ang nagbigay sa akin ng pahintulot para puntaan ito. Hoy! Pinalalayas ka na ni Mayor, ha? Walang pwedeng magpalaya sa akin dito. Kahit sino. Matapang to, ha?
Pangangaralan ko lang, ha? Matigas ka, ha? Sino ka? At ano ang pakay mo dito? Kaibigan ko siya. Kaibigan? O espiya? Sino minaman mo naman dito? Wala. Wala! Tanggol ka, mabuti ng tao! Mayor, ginagarantiyahan ko sa inyo, mabuti siyang tao! Pwede ba huwag ka makialam dito? Alam mo naman ang patakaran ko eh! Ayoko ng taong labas na pumapasok dito para sirain ang buong kataibigan ng Sampabian! Dahil mahal na mahal ko ang bayang ito! Mayor, kapag hindi niyo ibinigay ang kahilingan ko, kalimutan niyo na ang pinag-usapan niyo ng tatay ko tungkol sa lupa nung bago siya mamatay. Bravo! Blackmail! Gemma, blackmail yung ginagawa mo. Bueno, alang-alang sa iyo, maumong ama. Pagbibigyan kita. Salamat po, Mayor. Sige. Talaga muna. Roy! Yes, Mayor? Katulad na sinabi ko, kapag gumaling na yan, ayoko nang makikita ang pagmumukha niyan dito sa Sampabian. Yes, Mayor. Ah, Sareto. Dumito muna kayo hanggat hindi pa gumagaling si Alex. Sige ho. Alam ko ligtas siya rito. Walang masyadong nakakalam nitong ulingan ko eh. Salamat ho. Maiwan ko muna kayo. Aha.
Hoy, pinsan! Mukhang ang gulo-gulo ng utak mo, ah. Ano, may problema ba? Pinsan, kailangang umalis yan si Alex sa sandaling kaya niya na. Alam mong ako mananagot kay Mayor kapag nagtagal yan dito. Roy, ano ka ba? Bakit mukhang takot na takot ka dun kay Mayor? Hindi mo kasi siya kilala eh. Alam mo ba? Yan! Kundi dahil sa'yo, hindi ko tinulungan yung Alex na yan! Roy, ano ka ba? Hindi ko siya pwedeng pabayaan! Ang laki-laki ng naitulong niya sa akin. At ikaw, bilang alagad ng batas, tulungan mo rin siya. Dahil yun ang tungkulin mo. Alex? Alex, ngayong malakas ka na. Mas mabuti pa siguro kung umalis ka na dito sa San Fabian. Hindi. Hindi ako aalis sa lugar na ito. Umalis ka na! Bumalik ka na sa pinanggalingan mo! Malakas at mahirap kalabanin si Mayor! Mamamatay ka lang. Maraming beses ko nang naranasan ng mamatay. At ngayon, utang ko sa iyo ang muli kong pagkabuhay. Umalis ka na, pwede ba? Nagmamakaawa ako sa iyo. Para din ito sa kapakanan mo. Hindi ako aalis sa lugar na ito. Hindi ba't may kutugan na sadyang pinatay ang ama mo? May palagay ako na may kinalaman si Mayor sa kanyang pagkamatay. Aalis lamang ako kapag lumitaw na ang katotohanan. At mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng ama mo. At ang pagkakadisgrasya ni Waldo. Kung napadpad man ako sa lugar na ito, ako ang magsisilbing ligaw na bala na papatay sa kanila. Ganda umaga ho, Mayor. O, Briggs, kamusta na nga pala sa bundok? Nakapag-araro na ba kayo? Ayos na, Mayor. At unti-unti nang lumalayas ang mga kaingeros. Good. Siya nga pala, pumili ka na rin ng mga tao mo para salubungin yung mga butong itatanim natin. Dahil ayokong mag-hold tayo sa usapan. Malaki ang pedido nila sa atin. Akong bahala, Mayor. Thank you.
Buenos dias. Buenos dias. Where are the staff? The staff is inside the chopper. Could you tell your men to pick it up now? Si, senor. I guarantee you the staff is good. The best. Ang tatanga nyo! Alam naman ninyo na milyon ang halaga ng mga butong yun. Buhay ko ang nakataya sa aming organisasyon. At masisira ang kredibilidad ko kapag hindi natin naitanim ang mga butong yun sa takdang panahon. Mayor, natutuwa ko na nga po eh. Kaya alam po talagang napakabilis lang po ng pangyayari. Ito nga po, may bukol pa nga ho ako. Totoo yun, Mayor. Mayor, nagtataka nga ako eh. Bakit nandito kasi yun? Si Roy at si Jeman dapat sisihin dito. Magpahinga na kayo sa sementeryo! Gemma, alam mo ba? Saan nangyari? Sabit ako kay Mayor. Tsak na papatayin niya ako. Kaya nga, kailangan tayong umalis eh. Ano ba? Yes, man ka nalang balagi sa kanya? Alam mo ba ang kumakalat dito, ha? Tuta ka lang daw. Lalaki ka pa naman. Pulis ka pa naman. Hoy, gumising ka. Pagtanggol mo naman kami. Pagtanggol mo naman kami. Tara na, buddy. Hindi ko malaman kung bakit pinipilit niyang bilhin ng lupa namin ni Kapitan Tomas at pinalalayas sa mga kaingeros. Dahil gusto niyang taniman ng mga opium poppies. Kaya sumama ka na sa amin, nagdelikadong buhay mo dito. Alex! Alex!
Alam mo na kung bakit ako nandito! Labas mo na! Mayor! Huwag! Mga ahib kayo! Papatayin ka rin nila! Huwag! Huwag! Ano ba? Ano ba? Huwag! Huwag niyo ko siyang patayin, Mayor! Ikaw! Isa ka pa! Kayong dalawa! Kayong nag-alaga ng ahas! Alex, mas mahalagang buhay ng mga tao sisirain nila kaysa sa akin! Umalis ka na! Tara na! Kailangan ka mabuhay! Kailangan! Sige! Umalis ka na! Sige! Pasukin niyo! Alex! Hindi makakalayo yun dito! Pasukin mo! Sige! Pasukin mo! Ikaw! Ano po hinihintay mo? Pasukin mo! Punol! Hindi tao yung kalaban natin! Animal yun! Eh, ba't tayo papasok? Patres! Patres! Saan itinago ni Alex sa mga buto? Hindi ko alam. Hindi mo alam, ha? Saan? Malaki ang pananagutan ko sa mga buto yun. Saan itinago ni Alex? Mayor, talagang hindi ko alam. Alam ko man. Hindi ko sasabihin sa'yo, matay mo man ako. Ganon. Your wish is my command. Mayor! Si Alex to! Medal of Valor. La Demora. Pati! Pati! Salamat, Pati! Okay ka ba? Pati na! Pati! Pati!
mo sinuway ang utos ni Mayor. Ha? Sabot-sawa na ako sa mga palakad ni Mayor. Sukang-suka na ako. Tama na! Tama na! Ano ba? Mahawa ka naman sa kanya! Ang tigas kasi ng ulo mo! Walang yakap! Bukas na ang libing nyo! Kayong lilibing ko! Alex! Yung susi! Andre Base, Falcon. Nakita nyo, baka nyo kagad. Alisto kayo, ha? Mag shortcut man yon. Dito, Danon. Kaya talasan nyo yung mga mata. Panther 2. This is Panther 1. Come in over. Go ahead. Kapag nakita ninyo, i-alarman nyo kagad sa akin. Over. Areglado. Mukhang mahihirapan tayong lumabas dito sa San Fabian. Sigurado akong sinara na nila lahat ng palabas. Lex. Salamat, ha.
Kahit naman kanino, gagawin ko yan eh. Alex, anong ginagawa mo? Gagawa tayo ng patibong. Alex, hindi totoong nadisgrasya si Waldo. Sinadya yun ni Mayor. Pinalalayas niya yung mga tao sa paanan ng bundok para matamnan niya ng opium puppies. Gemma, si Mayor ang may pakana ng pagkamatay ni Chong. Hindi totoo lahat ng imbestigasyon ko. Walang iyak ka. Walang iyak ka! Gemma! Walang iyak ka! Pinag-aaral ka pa naman! Pinalaki ka! Pulis ka pa naman! Sariling pamilya mo, hindi mo mapagtanggol! Walang iyak ka! Patawarin mo ako, Gemma! Natatakot ako mamatay. Alam mong mahirap kalabanin si Mayor. Mas mahirap lumaban sa isang halimaw. Maraming ang takot sa kanya dahil sa laki ng impluensya niya. Kahit magtapat ako, walang makikinig sa akin. Dahil malakas ang kapit niya at maimpluensya ang kinabibilangan niyang organisasyon. Kaya hindi ko magawang lumaban. Pero ngayon, Alex, sasama ako sa pagsagupa sa kanila. Dapat bayaran ko ang mga kasalanan ko sa San Fabian. Bukas ng umaga, pumunta kayo ni Gemma sa kampo na malapit sa Kapitolyo. At hanapin mo si Captain Bellica. Sabihin mo kailangan ng tulong nila. Ni Alexander Ladimora. Tandaan niyong mabuti ang mukhang ito! Siya! Si Alex Ladimora! Malaki ang pananagutan niya sa akin! At sa inyo lahat, kaya hindi siya dapat makalabas dito sa bayan ng San Fabian. At kung sino man ang makahuli sa inyo, ay bibigyan ko ng malaking gantimpala, buhay man o patay. Naintindihan ninyo? Opo, Mayor! Mga bakaso! Doon! Yung iba sa kabila! Ayun!
Ligtas na tayo rito. Thank you.
bakit? Alex, sino ba talaga si Carmela? Asawa ko si Carmela. Alam ng Diyos, hindi ko kagustuhan ang nangyari sa kanya. Naging bayani ako. Pinarangalan. At sinabitan ng medalya ng kagitingan. Na naging kapalit naman ang buhay ng aking pamilya. Narinig kong sigaw ni Carmela. Hanggang ngayon narinig kong sigaw ni Carmela. Kailan ako matatahimik, Gemma? Kailan ako matatahimik? Kailan? Alex, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. Ikaw na rin mismo ang nagsabing ginawa mong lahat. Alex, wala kang kasalanan. Wala kang kasalanan, Alex. Kalimutan mo din siya, Alex. Tutulungan kita. Tutulungan kita, Alex. Sa inyo mata nyo. Nandyan lang yon. Tago ka! Sila Deborah!
Masang, Masang, come in. This is base, over. Go ahead, Mayor. Masang, ano na ang status dyan? Ano na nangyayari? Okay na ho? Patay na ho? Yes! Patay na si Alex. Hindi ho. Yung mga kasama ko ho, patay na ho. Punyeta ka! Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo, tarantado ka! Huwag kang babalik dito ng buhay! Kapag hindi mo napatay si Alex, naintindihan mo? Oo, Mayor. Narinig niyo yun! Kailangan hanapin natin si Alex sa lalong madaling panahon! Dali niyo! Mayor, huwag kayong mag-alala, kami bahala doon. Hindi siya makakalabas ng buhay.
na! Alex! Tulungan mo ako! Gemma? Alex! Kung gusto mo pang makita ang babae ito, dahilin mo mga puto na promise mo ka sa madali araw! Doon! Sa tibaga ng marbon! Tupupad sa usapan. Lalaki akong kausap ngayon. Lalaki? Sayang lang ang tiwala sa inyong mga tao. Ikaw lang pala ang sisira sa kanilang mga kinabukasan. Tama na, Litanya. Tayo mo. Lalaki din ako kausap na Demora. Alex.
na dito! Takbo! Hali! Takbo! Takbo! Habulin nyo! Huwag nyo papabayaan baka wala! Tapos ka na, Alex! Go, Bloom! Go! Yes, sir. Paano ba? Sige na, umayos ka na. Alex. Halika na. Sige na, dali. Papa.
makita mo kung paano sumabog ang babae ito! Sige, laban! Putok mo! Sige, putok mo! Aba siya baka nakakasaw mo! Alam mo ba? Ano? Bakit ka titigilan? Kung siya man ang buhay mo, ngayon, tatapusin na kita. Ang mga tao sa tulad mo, hindi naman ang buhay sa mundo. Ang ganon, sige, iputok mo yan. Sige, iputok mo sa akin. Ano? Let him go! Yeah!